Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po. Hello po, Mama Sam. Kamusta po? Hello everyone. Good morning sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. And then, Lauren, kamusta ka? Okay naman po, Mama Sam. Ito na nga, Mama Sam. Marami na naman tayong pag-uusapan. Kasi ngayon, binibining Pilipinas na naman ang ating pag-uusapan. Ayun, yes. Kasi malapit na ngayon ang mga eksena dito sa Binibining Pilipinas. And then, excited ako sa pag-uusapan natin dahil ang pag-uusapan natin is about candidates, right? Yes, Mama Sam, Binibining Pilipinas 2022 candidates. So, ikaw, Lauren, tatanungin kita, anong mga nakikita mo sa mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas? Ay, Mama Sam, ito, lahat sila nakikita kong magagaling, potensyal, kalibre, at kayang-kayang makakuha ng corona. Kaya ang hirap, pag siguro ako yung judge, mahirapan ako mamili na kung sinong ipapadala ko sa international pageant. Oo, totoo naman yun, Lauren. Kasi kung titignan mo talaga yung bawat kandidata, makikita mo talaga yung ganda na meron sila. Tapos parang apat lang ang corona. Tapos hindi mo alam kung sino ang papalo sa ganito. Sino ba talaga makakakuha ng corona? Kasi halos lahat naman sila talaga, masasabi mo, ay may ino-offer na ganda at may ino-offer na, alam mo yun, yung parang caliber siya sa ganito, pang Binibining Pilipinas, international siya. Yung iba namang ino-offer pang Grand International. So, yun. So, apat na corona ang paglalaban-labanan ng mga kandidata. 40 candidates, apat na corona lang, di ba? So, ang hirap niya. Yes, Mama Sam, mahirap talaga, Mama Sam. Pero bago yan, Mama Sam, bago tayo magsimula sa ating segment, gusto ko munang batiin lahat ng viewers natin ngayon. Hello po sa inyong lahat. Good morning. Sana po nakapag-almusal na po kayong lahat. Thank you. Keep watching. Saka gusto ko rin silang pasalamatan, Lauren, dahil araw-araw nilang sinusubaybayan yung chikahan natin dalawa, di ba? Mama Sam, kaya thank you guys. Guys, keep sharing nga para dumami pa yung viewers namin yung Mama Sam. Thank you so much, guys. Thank you. Yes. So yun na nga, Mama Sam. Ayun na nga, inuulit ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay Binibining Pilipinas 2022 official candidates. Pero ngayon, Mama Sam, magbibigay po ako ng 12 candidates ng Binibining Pilipinas at tatanungin ko, Mama Sam, kung ano ba ang babagay na corona para sa kanila. Kung ang corona ba ng Binibining Pilipinas Globe, Binibining Pilipinas Intercontinental, Binibining Pilipinas Grand International, at Binibining Pilipinas International. Ayan, Mama Sam, kung ano ba ang bagay sa kanilang mga corona. So yun na, Mama Sam, ready ka na ba sa unang kandidata na sasabihin ko? Okay, I'm ready. So yun, Mama Sam, ito na nga. Unang kandidata ng Binibining Pilipinas, Stacy Daniela Gabriel. Mama Sam, anong masasabi mo kay Stacy Gabriel? Okay. Para sa akin, maganda talaga itong si Stacy, and then nakikita ko naman talaga yung kanyang kalibre pang Miss Grand International. Alam mo yon, ang lakas ng makahawig kay Samantha Panlillo. And then nakikita ko talaga na pwedeng-pwede siya sa Miss Grand International. Pero syempre, titingnan muna natin kung anong kalibre niya talaga pagdating sa entablado. But for now, pwedeng-pwede talaga siya sa Miss Grand International. Ayun na nga, Mama Sam. Pwede nga, Mama Sam. Pero sa akin, Mama Sam, tingin ko, pwede siya sa Miss Globe. Binibining Pilipinas Globe. Yan, Mama Sam. Pwede siya doon. Pwede din. Mama Sam, ito naman, next candidate. Karen Lorraine Mendoza from Iloilo City. Mama Sam, anong tingin mo na babagay na corona para sa kanya? To be honest, si Karen, yung beauty na meron siya, napaka-sophisticated. And then, bukod doon, yung magnetic yung beauty niya. Yung habang tinititigan mo siya, lalo siyang gumaganda. Pero simplihan lang ang laban nito. So, para sa akin, pwedeng-pwede siya sa Binibining Pilipinas International. Ayun talaga yung corona na parang pwedeng-pwede dito kay Karen. Kahit nung nakaraang taon pa na lumalaban siya, talaga ang gusto ng lahat sa kanya is Binibining Pilipinas International. Kaya lang nakuha to ni Hannah Arnold. And then, this year, tingnan natin kasi sa pinapakita niya dito, ang eksena niya talaga ay pang Miss International. So, feeling ko, katabi na lang to sa Japan, sobrang magagandahan yung mga Hapon. Yung alam mo yun, yung talagang yung beauty niya,
pang-international at wala nang ibang corona na po pwede sa kanya. International lang talaga. Yo, international sa Mama Sam. Pero bakit ako gusto ko siya sa ano, intercontinental Mama Sam. Yung beauty niya kasi parang pang-intercontinental. Pero para sa akin lang yun, guys. Ah. Mas bagay siya sa intercontinental. Kasi dito sa Miss International, may candidates ako dito na babagay talaga sa kanya. Ayan. Pero kasi alam naman natin yung labanan sa Miss Intercontinental, ang kinukuha nila doon yung mga alam modela. Ngayon, itong si ano kasi, si Karen, ang hin din nito. Para lang itong si Hannah Arnold, yung mga galawan niya, hindi pang pak na pak talaga yung masasabi mo, pang modela. Pero I think okay din lang. Sige, Miss Intercontinental, kung yan yung nakikita mo para kay Hannah Arnold. Kay Karen Lorraine Mendoza. Yes, oo, Mama Sam. Yung sabi mo, mainhin. Mali mo, Mama Sam, ngayon nag-upgrade na siya. Hindi na siya mainhin, di po? Imposible. Sige natin, Mama Sam, di ba? Eto naman, Mama Sam, next candidate. Herlaine Nicole Budol, Mama Sam. Ano naman masasabi mo kung anong bagay na corona para sa kanya? Ayan, si Nicole Budol, alam mo, pwedeng-pwede siya sa competition ng Miss Grand International. Talagang pang-package siya doon. Alam mo kung bakit? Yung ganda, the way manamit. Talagang gusto, obviously, na gusto nilang kunin yung Miss Grand International. And then, nakikita ko kay Nicole, I think, malaki yung laban niya sa competition na to. But tingnan natin, syempre, kasi maraming kandidata ang nakikipag-agawan sa corona ng Miss Grand International. Pero kung ako tatanungin mo talaga kay Nicole Budol, Miss Grand International or Miss Globe, pwedeng-pwede siya doon. I'm gonna stick to one, Mama Sam. Miss Grand International para kay Herlie Nicole Budol. Kasi ang tingnan natin yung galing niya, yung kung paano siya yung manamit. Maganda. At bubbly siya, di ba? Bagay na bagay siya sa Miss Grand International. Ayan. Mm-hmm. Si Herlie Nicole Pura. Ito, Mama Sam, next candidate. Natasha Alema Jung. Mama Sam, ano naman po masasabi mo kay Natasha? Anong bagay na corona para sa kanya? Kay Natasha Jung, actually, ang datingan niya, ano mo, medyo parang supposed-to-cated yung dating. I think hindi siya pang Miss International, pero nakikita ko siya pang Miss Globe. Ayun. Yeah. Pwedeng-pwede siya sa Miss Globe. Kasi yung mga ganyang atake, yung alam mo yon, yung parang supposed to pay yung dating, tapos lang Pandora, so ayan. Miss Globe talaga ang bagay sa kanya. Agree, Mama Sam. Miss Globe din ang gusto ko kay Natasha. Mm-hmm. At ewan ko sa inyo guys ha, kung sinong trip ninyo, kanino, anong corona ang nababagay kay Natasha Jung. But ayun yung nakikita ko, Miss Globe o kaya Miss Intercontinental. Yes guys, comment down below guys yung mga nabanggit naming kandidata kung anong bagay na crown para sa kanila. Mm-hmm. At ano naman Mama Sam, next candidate, how about Nicole Bormeo from Cebu? Mama Sam, si Nicole Bormeo. Mm-hmm. Sobrang sweetie-sweetie din ang peg ni Nicole. So kung titignan mo, parang ang Japanese-Japan, ang lakas maka-Japanese style. So para sa akin, Miss International. Bagay sa kanya yung corona ng Miss International. At kung hindi man, siguro bigyan natin na Miss Intercontinental. Ayun. Yan, Mama Sam. Bagay talaga siya sa international. Intercontinental, hindi ko feel, pero dun sa international. Miss International, pwedeng-pwede kay Nicole Bormeo. Ayun, di ba? Yes. Next candidate, Mama Sam. Cyril Payomo. Mama Sam, si Cyril, ano naman pong bagay na corona para sa kanya? Si Cyril, actually si Cyril, ang lakas din makadyosa, no? Pero para sa akin, si Cyril, pwede ko siyang ilagay sa Miss Globe. Kung ako yung maglalagay sa kanya ng corona. I think, mas papalo siya doon. At I think, kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga kandidata sa Miss Globe. And ayun, yung nakikita kong corona para sa kanya. Kayo guys, ano ba guys ang tingin niyo na pwedeng corona dito kay Cyril? Mamasam, for ako, kung tatanungin mo ako, Miss Grand para kay Cyril. Pwedeng-pwede din siya sa Miss Grand kasi yung mga atake niya kung paano siya umata. Pwedeng-pwede kay Cyril Payomo. Yung mga nakikita mo sa pictures. Yes, mamasam. Ito naman, Mama Sam, how about kay Jasmine Almay, Tarlac Province? Mama Sam, ano namang corona ang babagay kay Jasmine Almay?
Kay Jasmine, sa totoo lang, bagay sa kanya yung Miss Globe. Binibining Yeah. Pilipinas Globe. Kasi marami na ako nakikita na katulad niya, parang Miss Globe yung gratingan, yung drama, yung the way siya kumilos, yung face niya. Ayun talaga, Miss Globe talaga yung nakikita ko dito kay Jasmine Omay. But bukod doon sa Miss Globe, pwede din siya sa Miss Intercontinental. Ayun, Mama Sam. Pero Miss Globe, pwedeng bagay kay, ano, Jasmine Omay para sa akin. Yan guys, comment down below kung anong babagay sa kanilang crown, yung mga nabanggit naming candidates. Ito naman, Mama Sam, next candidates. Christine Juliano Pianza. Mama Sam, ano naman pong corona ang bagay kay Christine Juliano Pianza? Oo, oh, sa ganda ng katawan nito, sa eksena na ipinapakita niya, none other than Miss Grand International. Siya yes, talaga ako yung nakikita ko ng pang Miss Grand sa mga kandidata ng binibining Pilipinas. First time na I saw her, talagang masasabi ko, oh my God. Kung ito tatanggihan ni Nawat, ewan ko na lang. Pero sobra, ang ganda ng katawan and then brainy. So parang siya yung hinahanap ni Mr. Nawat sa Pilipinas. Kumbaga, parang sa Miss Grand International. I think kayang-kaya to ni JC. So, lalo na pang ano siya, CJ, di ba? Miss CJ. Lalo na talagang makikita mo yung ganda. Yes, Mama Sam. Pero, tignan natin kasi marami talagang nalaban-laban dito sa Miss Grand International. Maraming bagay na candidates ng binibining Pilipinas na para sa Miss Grand International. Marami sila. Kaya, tignan natin, Mama Sam. Madaming kandidata talaga na pang Miss Grand, sa totoo lang. Yes, so Mama Sam, tignan natin kung sino talaga ang makakakuha ng Miss Grand International, di ba? Abangan corona na yan. Yes. Sino yung attacking girl? Yes. Eto naman, Mama Sam, patindi na lang patindi ito ng mga candidates. Next candidates, Jasmine Dimakulangan. Mama Sam, ano naman pong masasabi mo kay Jasmine Dimakulangan? Anong bagay na crown para sa kanya? Alam mo si Jasmine Dimakulangan, maganda to eh, na-interview ko na siya eh. Minsan maganda siyang tignan, minsan parang may kula. Alam mo yon? Hindi ko alam, pero parang minsan nakukulangan ako doon sa ganda niya. Minsan naman, sobrang ganda, katulad na lang nung last photoshoot nila, sobrang ganda niya doon. Alam mo yun, yung ganda niya, parang pwedeng pang Miss International. Pero kay Jasmine Dimakulangan, medyo parang hindi ko lang alam talaga kung ano yung eksaktong crown para sa kanya. Pero siguro lalagay ko siya sa Miss Globe. Ako, Mama Sam, Intercontinental. Pwede si Jasmine Dimakulangan sa Miss Intercontinental. Para sa'yo. Yes. Okay, so sige lang. Eto, Mama Sam, next candidate. Gabrielle Basciano. Si Gabby. Maraming nagsasabi, si Gabby dapat daw ipadala sa Miss Grand. Pero yung tingin ko, masyadong mahinhin si Gabby para sa Miss Grand. Yung alam mo yon, maganda si Gabby. Ang perfect niya, lalo na pag naayusan, talagang gumaganda yan. Ayan yung Miss Tisa na, alam mo yun, the more na minimakeupan mo siya, lalo siya gumaganda. Nagmumukhang Latina yung itsura niyan. Pero, mas bagay talaga siya sa Miss International. Kasi, kahit ako yung nakausap ko si Samantha Pandillo, siya mismo nagsabi sa akin, Mama Sam, alam mo, si Gabby pang Miss International. Yes, Mama Sam, yung datingan ni Gabrielle Basciano, parang Hannah Arnold, gaganda ng beauty. Bagay na bagay sa Miss International. Yes. Ito naman, Mama Sam, next candidate. Diana Maki from Nueva Ecija. Mama Sam, anong crown ng bagay kay Diana Maki? Alam mo si Diana Maki, ang sinasabi niya, gusto daw niya Miss International. Pero, sa totoo lang, yung galawan na ipinapakita niya pang Miss Grand International, hindi pang Miss International. Pero, tignan natin, ako para sa akin, pang Miss Grand International ang bagay dito kay Diana Maki o kaya binibining Pilipinas Globe. Yung ganyang eksena, ganyang galawan, doon siya nababagay sa corona yon. And then, tignan natin, kasi sabi niya gusto daw niya, vocal siya eh, gusto niya maging international. Support na lang natin siya. Sana makuha niya yun. Pangarap niya ni Pablo. Ito, Mama Sam, last candidate.
Roberta Tamundong from San Pablo, Laguna. Mama Sam, anong crown ang bagay kay Roberta? Alam mo si Roberta, magaling yan. Sa totoo lang. So, nakalaban na yan sa Miss Eco Teen International at siya yung nag-title doon. And then, magaling niya romanta talaga. Ako, para sa akin, apat na corona na pwede sa kanya. Kahit saan crown siya, pwede. Pwede siya sa Miss International, pwede siya sa Miss Intercontinental, pwede siya sa Miss Grand International, at pwede din siya sa Miss Globe. Kahit anong corona talaga, pwede sa kanya. Yung apat na corona ng binibini Pilipinas, fit na fit siya doon. Hindi mo pwede sabihin na, ay, ito pang Miss Grand lang siya, ay, ito pang Miss Globe lang siya. Siya talaga, ino-offer talaga yung apat na corona sa kanya. Yes, so, Mama Sam, yung mga, yung datingan talaga ni Roberta Tamundong, bagay na bagay sa fourth crown ng Binibining Pilipinas 2022. At kaya niyang gampanan kung ano yung Miss Grand, Miss Globe, or Miss Intercontinental, or Miss International, kaya-kaya niyang gampanan. No, fit siya doon sa apat na corona na yun. Ayun na, Mama. So, yun. Ako excited ako dito kay kay Roberta. Si Roberta kasi yung nakikita kong kandidata na sure na makakakuha talaga ng corona. 100%. Yes, kaya abangan din natin. So, yun na nga, Mama Sam, ayun yung 12 candidates ng Binibini Pilipinas na pinili ko ngayon. At yun na nga, napag-usapan natin na kung anong bagay na crown para sa kanila. Grabe, ang bagay na bagay talaga sa kanila yung mga crown na binanggit natin. So, yun na nga, Mama Sam, thank you so much po. At guys, sa mga nakatutok hanggang ngayon, maraming salamat po. And guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, click nyo na po yung subscribe button sa baba and yung notification bell para always getting updated sa mga susunod pa naming talakayan with Ma'am Sam. Saka gusto ko rin magpasalamat, Lauren, sa lahat ng mga tumututok sa atin araw-araw sa support ang binibigay nila sa atin. Maraming salamat. Sana nagustuhan ninyo tong episode namin ni Lauren yung about Binibining Pilipinas. So kung meron kayong mga comments or suggestion or may mga tanong kayo, please comment below para at least magawan namin yan ng talakayan sa mga susunod na araw. So yun, maraming salamat guys. Always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. And Lauren, thank you so much. Congratulations, Latte. Thank you so much din po, Ma'am Sam. And sa lahat ng viewers namin ngayon, thank you po. Paalam!